Ano pong pagkakaiba ng mayaman sa mahirap, sa banal at sa masamang tao? Their difference is the use of their time. Ang pagkakaiba nila ay yung kung paano nila ginagamit ang oras at panahon nila. A rich person buys time. Ang mayaman ay bumibili ng oras. Kaya nga kumukuha siya ng mga trabahador, empleyado, para magkaroon siya ng maraming oras at panahon para sa kanya. A poor person, on the other hand, sells his time. Asabihin ng empleyado, ito yung aking rate. Sa buong araw, ito ang katumbas ko. Binebenta ang oras niya. Dahil binenta mo ang iyong oras, madalas, wala kang oras para sa sarili mo. The poor sells their time. How about the holy person? Ang banal, the holy person gives time. Siya'y nagbibigay ng oras. Bakit binibigay mo ang oras mo sa mga minamahal mo? Binabayaran ka ba? Wala. You give your time. You give your life. This is because of your love. And this is because of your goodness. And we call this holiness. Ang kabanalan ay yung handa mong ibigay ang iyong panahon na wala kang hinihintay na kapalit. At ang tuwa mo ay nandun sa pagbibigay. Ang tuwa mo ay nandoon sa iyong pagmamahal. To give is the reward itself. To love is itself the greatest prize. The holy and good person gives time without expecting anything in return. Paano naman yung mga masasama? The bad person wastes time. And how do you know that you're wasting your time? You waste your time when you do not have any fruits in your time. Yan yung masama. Nauubos ang panahon na wala kang ginawang mabuti o walang bunga ang iyong buhay. Hindi po masama ang maging mahirap as long as you use your time fruitfully. Hindi po masama ang maging mahirap as long as after you sold your time, you gave the fruit of that sacrifice to others. Ang masama, sinayang mo na yung oras mo, wala nang bunga, nakakasakit ka pa. Let us use our time wisely. Let us use our time fruitfully. Let us offer our time to others. Most especially, let us use our time for the greater glory of God.